Ciao raga! Musta raga? Welcome po sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Follow-up vlog po ito doon sa Decreto Flow C 2021-2022. Start na ng application. Kailan ba yan? At papaano mo ba mapapapunta din sa Italia ng legal ang iyong mga mahal sa buhay? Sanatoria 2020. Ikaw ga ay nag-apply di yan. Halos isang taon at kalahati na ang nakakalipas pero hanggang ngayon wala ka pa rin permiso di sojourno. Bakit nagkagayon? Ano gang nangyari? Bakit ang tagal-tagal? Alamin din natin yung siyam na bonus para sa mga pamilya ngayong 2022 na kung saan ay yung mga pamilyang yan ay mayroong mababa na redito. Isa-isahin po natin ang lahat ng yan pero bago ulit kayo magtuloy-tuloy ng inyong panonood, pacheck muna kasi baka nakikita nyo dito sa taas ko. Pagka nandyan si Open Up, paklik muna po kay Open Up. Grazie po sa inyo. If ever this is your first time na makabisit sa akin channel, welcome sa iyo. Mag-aayos ka ganang dokumento, gusto mo mag-apply ng bonus, kailangan mo ng information na maaaring makatulong sa iyo. Ay siya, tamang-tama sa iyo ang channel na Are. Para na sa ganun, ikaw ay makapag-adapt ng mas mabilis, makapag-integrate ka ng mas maayos din sa Italia. Ano lamang yung dapat na gawin? Ikaw po ay mag-subscribe na sa akin channel, i-hit mo na rin yung bell, piliin mo yung all para na sa ganun ay lagi kang manonotify, wala kang mamimiss sa mga videos. Help me maintain my channel, become a member. Para na sa ganun, maging certified raga ka, super raga o kaya naman ay VIP raga. Wala kayong gagawin, ikiklik mo lamang yung join now o kaya yung abonati. Okay, umpisahan na natin. Noong isang araw ay nagawa po ako ng isang vlog tungkol sa Decreto Flow C 2021-2022. Marami po ang nagtanong kaya ngayon ay lilinawin natin yan. Mabilisan lamang, ano nga ba yung Decreto Flow C 2021-2022? Ito po yung batas na kung saan ay ito yung nagbibigay ng pagkakataon sa mga foreign citizens na makapunta din sa Italia ng legal at the same time makapagtrabaho sila ng legal din. Example, tayong mga Pinoy, halimbawa ay meron kang mahal sa buhay na gusto mong papuntahin din sa Italia, nandoon sila sa Pilipinas, ito na yung pagkakataon na magawa mo yan. Salamat dito po sa batas po na to, yung Decreto Flow C. Kung hindi mo pa napanood yung isa kong vlog tungkol po dito, I suggest na panoorin mo po yan para na sa ganun ay madagdagan pa yung information mo at malaman mo yung mga work sectors na kung saan ay applicable ngayon yung Decreto Flow C 2021-2022. Kasi itong Decreto Flow C na ito ngayon, hindi ito kagaya ng mga nalabas na Decreto Flow C dati. Isa pang bagong detalye dito po sa bagong Decreto Flow C ay yun pong conversion ng permesso di soggiorno per motivi di studio. Pwede na yan ngayon i-convert, magiging permesso di soggiorno per lavoro subordinato o kaya naman ay lavoro autonomo. Ibig sabihin, pagka ikaw ay nandito na sa Italia at ikaw ay may hawak na permesso di soggiorno na for study, yung permesso di soggiorno per motivi di studio, pwede mo na siyang i-convert doon sa permesso di soggiorno per motivo lavoro subordinato o kaya naman ay lavoro autonomo dahil din dito sa Decreto Flow C na bago. Ipaprocess yan online doon sa portale telematiko ni Ministero del Interno. Ang allowed na kuwote ay 2,370. Yan po yung mga permesso di soggiorno na pwedeng i-convert. Ngayon, importante na tanong, kailan ba pwedeng i-process ang application for Decreto Flow C? Latest update, ito po ay maipapublish sa Official Gazette ngayong January 17, 2022 at magiging ganap ng isang batas. At nakapulo po doon sa dekreto po na yan yung po mga schedules at saka yung deadlines ng application. Starting 9 AM ng January 12, 2022, pwede na po na mag-pre-compila ng modulo doon po sa sito ni Ministero del Interno. At the same time, pwede na rin magsimula na mag-carry ka ng mga dokumenti. Kailan pwedeng i-invya ang demanda? 2 po na days ang dapat nating tandaan. 10 days at saka 15 days after ng January 17, 2022. Kaya mula 9 AM ng January 27, 2022, yan ay 10 days after ng January 17, pwede nang i-invya ang mga demanda para sa lavoro non-stagionali, lavoro autonomy, at saka doon sa conversion ng permesso di soggiorno di studio. Take note, ang work sectors na kasama po dito ay yung pong auto transporti, edilizia, at saka yung isa,
Turistico Alberguero. Yung isa naman ay magsisimula ng 9 a.m. February 1, 2022. After 15 days naman yan, nung January 17, yan po ay para naman doon sa Lavoro Stagionali. Para naman dyan, ang work sector na kasama ay Agricolo at saka Turistico Alberguero. Yan po ay parehas na mayroong click day. Ibig sabihin, paunahan, first come, first serve. Kaya mas maigi na ikaw ay magpa-process po niyan mas maagang oras, mula alas 9. Kasi pagka later ka na nag-process po niyan, maaari na mas maliit na yung chance mo na ikaw ay makasama doon sa maaprubahan. Deadline po ng lahat ng dumande para po dito sa Decreto Flusi 2021-2022 ay sa March 17, 2022. So mark the date, raga, at sana po ay malinaw po yan sa inyo. Okay, next topic naman tayo tungkol naman sa Sanatoria 2020. Nagawa na rin ako ng mga vlogs tungkol po dito, lalo na yung isang update ko. Nasabi ko po doon na masyadong nagtatagal yung pong processing ng sanatoria. Katunayan ay hanggang ngayon marami pa rin ang naghihintay at wala pa rin permeso di sojourno. At ang masakla po dyan ay hindi pa rin alam kung hanggang kailan ba yan maaayos. Bakit nagkagayon? Kasi nga po, out of around 220,000 na mga nag-process po nito, nag-apply po nito, ay one-third pa lamang, halos one-third pa lamang yung pong naaprubahan. Ibig sabihin ay around 38,000 pa lamang yung nabigyan na ng permiso di sojourno, yung natapos na yung application after na isang taon at kalahati. Ayon pa doon sa report ni Aerostraniero ay merong 7,707 na ang motivo na ng kanilang sojourno na ina-applyan ay atesa okupatsyone, dahil nga po nang marami na yung nawalan ng trabaho, nawalan na ng datore sa iba't ibang mga kadahilanan kasi nga sobrang tagal na. Dito sa Milano, out of 25,900 na mga dumande, ang napaprocess pa lamang nila na ibibigay nila na permesso di sojourno ay 2,551 pa lamang. Doon naman sa Roma, out of 17,371 ang na-process pa lamang nila, napamigay nila na permesso di sojourno, naayos nila yung application, umabot lamang ng 1,242. Ngayon ay maaari po na tanong po ninyo, eh ano ang mangyayari? Ano ang dapat na gawin? Well, ang gobyerno po, wala pa silang sinasabi. Wala pa po silang ina-announce na gagawin po nilang hakbang kung ano ba yung mga prosesong gagawin nila para po mapabilis at maayos ito pong Sanatoria 2020. Pero meron pong suggestion si Aerostraniero. Ayon po sa kanila ay meron pong maaari na dalawang paraan na gawin para na sa ganun ay maisalba ito pong sanatoria. Una, kailangan daw po na mag-allocate ng resources para na sa ganun ay ma-extend hanggang 2022 yung pong mga work contracts ng mga nag-apply para dito sa sanatoria. Pangalawa naman, kailangan daw na garantiyahan ng gobyerno na magtutuloy-tuloy yung proseso at paigsiin na yung pag-i-examine ng mga papeles, ng mga dumande para na sa ganun, finally, magkaroon na po ng permesso di sojourno yung pong mga nagpasok po ng application dito sa sanatoria. Kaya kung sakali po nandyan ka sa ganyang situation, kailangan po ng mahabang pasensya at kailangan po pong maghintay. Sa isang banda naman ay mayroong good news dahil tuloy-tuloy pa rin po yung mga bonus para sa mga pamilya na may mababang kredito. Ito yung siyam na bonus na pwede mo pong applyan ngayong 2022. Siyempre, iba-ibang bonus, iba-iba yung qualifications, at iba-iba rin ang paraan ng pag-a-apply. Marahil ay aware na kayo dyan sa iba't ibang mga bonus na yan dahil nabanggit ko na rin yan dati sa marami ko po ng mga vlogs. Panoorin nyo po yun para malagdagan pa yung inyong information. Importante na meron ka pong easy 2022. Kaya dapat i-process mo na po yan kasi yan po ay lagi ng kailangan sa mga pag-a-apply ng bonus po ngayon. Kasama na dyan yung Asenyo Unico. Watch my vlog about EZ 2022 para may additional ka na information. That's all po sa vlog po na to. Maraming salamat sa inyo pong panonood. Sana tulungan niyo po ako. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, sana po yung mag-subscribe ka na. Hit mo na rin yung notification bell. Piliin mo yung all para lagi kang magiging updated. Like and follow my Facebook page, Chad Will Guide. Huwag kalimutan po na mag-thumbs up po sa aking pong video po na to. At pa-share na rin po sa iba. Laging gamitin ang hashtag na Ciao Raga, Musta Naga, Questo e Tutto. Once again, this is Chad. And always remember, Chad will guide. Grazie Raga, alla prossima!